FYI is back and I'm your host again, Willie Spirito with Kong Nicky. Partner, balikan ko lang yung kinasabi mong about egg, no? Merong isang Japanese restaurant all over the Philippines na ito'y may kaakibat ng mga chain restaurants sa Japan. Like yung, ito, i-commercialize na natin yung Yoshinoya. Mm. Yung Yoshinoya, may kanin, may beef. Okay. Pero masarap niyan, may fresh egg. Nakasama? Sa ibabaw. Binabati yung itlog, iba, lalagay sa ibabaw, hahaluin, mas masarap kainin. But, the problem there is, yung Yoshinoya, hindi sila nagbebenta ng itlog doon sa kanilang mga outlets. Alam mo kung bakit? Kasi daw, sa Pilipinas, ang itlog, hindi mo alam kung kailan ang expiration. Mm-hmm. Not like in Japan. Pag nilapag ang isang damukal na itlog sa isang groceria, nakalagay na doon yung expiry date, okay, kung ilang araw yan, para hindi masisira. And we need to do that. Dahil dito ngayon, ma-adapt natin na matuto na rin ang Pilipinong kumain ng sariwa. Partner, alam mo, doon sa sinabi kong liquefied egg, mm-hmm, na pinroses doon sa pinondohan ng Department of Agriculture, mm-hmm, matutugunan yung sinasabi mo. Mm-hmm. Sapagkat bawat pakete niya, kung yan man inasa galon, nasa plastic, o kung saan man ilalagay, kung anong gusto ng ating customer, eh, malalagyan natin ng expiration. Mm-hmm. So, magagamit yan dyan sa yung restaurant sinasabi, partner. Pero alam mo ba, ang okra, kinagigiliwan, kinababaliwan ng bansang Japan, at ang okrang yan ay nanggaling sa bansang Pilipinas. Tama, partner. Ako may kaibigan dati, nag-i-export ng okra sa Japan. At ang alam ko, yung maliliit at saka yung may kanto ang okra, hindi yung bilog na okra. Okay. Kasi may iba-ibang klase ng okra, di ba, partner? Oo. Yung okrang bilog, makinis, oo, at merong okra namang tatlo o apat ang kanto. Oo. Pero yung kanila, yung gusto nila, yung ganitong kaliliit lang. Ayun. At nung mga 3 years ago, medyo binanta tayo sa Japan dahil ginamita ng certain fertilizer na ayaw ng Hapon. Dahil gusto organic. Yes. Oh, yan ang pinopromote ng Department of Agriculture ngayon. Secretary Alcala. Pero alam mo, organic fertilizer, organic food. Can I give a comment in regards to the Department of Agriculture, pare? Sige, partner. Alam mo, ang comment ko lang sa Department of Agriculture, medyo mabagal. Dahil kung natatandaan mo, at tandang-tanda ko pa, bago mag-December last year, pinag-usapan natin doon sa Club Pilipino na magpo-put up ng katayan ng mga baboy. Yan ba yung sinasabi mo, partner? Triple A, yes, slaughterhouse, with cold storage. Nakatayo na ba yan? Medyo wala pa. Eh, December na ngayon. Oo. Pero, yan ay isa sa programa ni Secretary. Paano naman ang programa niyan? Ang nagiging problema sa ngayon, kung gaano kabilis yung ginawa niya doon sa egg processing plant. Mm-hmm. Kasi nagtayo ng kooperatiba na siya niyang pinunduan. Ito kasing sa slaughterhouse with cold storage in triple A. Mukhang ibang sistema naman or paano, mechanics. Paano? Paalam natin sa mga manonood natin yan, partner. Gusto ng DA ay ito ibigay sa LGU. Local government unit. Uh-huh. Sa isang bayan. Okay. Na merong lote ang isang bayan na paglalagyan itong slaughterhouse na triple A with cold storage. Mm-hmm. Ang problema ngayon, kailangan strategic. Mm-hmm. Saan ba maraming pinoproduce na baboy? Halimbawa, okay, Batangas, marami. Dapat meron dyan. Oo, kasi isa sa Southern Tagalog at isa sa Northern Luzon. Tapos, yan muna ang initial na gustong i-put up ni Secretary. Yan muna. Oo, okay, at saka isa sa Bisaya at isa sa Mindanao. Kaya nga sinasabi ko sa iyo yung comment ko, medyo mabagal. Pero hindi naman kaya tama ng abot na matapos yung termino ni President Pinoy, iisa pa lang na itatayo. Hindi, ang paniwala ko, partner, kung hindi man ngayon nagawa ngayon taong ito, by next year, sigurado na. Kasi commitment ni Secretary yan eh. Oo. Ngayon, partner, ang nakikita ko lang na medyo mabagal kasi doon nga natin bibigay sa isang
bayan, gobyerno rin, mm-hmm. Eh, alam mo naman, pagka mahirap gobyerno, yan. Maraming cheche-boreche, oh. At saka kalimitan, napapabayaan. Okay. Hindi namamanage na mabuti. So, siguro, ako, ang sinasuggest ko, ibigay na lang uli sa isang kooperatiba, mm-hmm. ng mga magbababoy. Ayun ang tama. Ayun ang tama. Na meron siguradong panggagalingan ng supply ng baboy para maging pork in a box. Mm-hmm. Alam mo, yung frozen, mm-hmm. na pwede nating ibigay sa mga meat processors nang hindi na sila nagre-reklamo. At yan naman din ang gusto ni Secretary, mm-hmm. na walang supply tayong maibigay sa kanila. Kaya sila nag-i-import. Uh-huh. So pag napatayo ito, meron na tayong may susupply sa ating mga meat processors. At kung sapat na ang supply sa kanila, mm-hmm. yun, partner, yung sinasabi mo, darating tayo sa tayo na ang mag-i-export. Mr. Secretary, hinahamon ko po kayo. Alam ko, I really respect you. Bilisan lamang po ninyo dahil alam po ninyo, bingin-bingin na ang bayan, bingin-bingin na ang mga farmers for a long, long year. Eh, kaya ang dahilan lamang ng panahon ni PGMA at panahon ngayon, eh, kulang kami sa supply. Eh, supply, sa supply lamang, tingin ko, kakayanin. Kasi ang Pilipino, pag sinabing kaya, kaya. No. No. Eh, kung wala naman tayo... May isa pa tayong supply na baboy. Mm. Ang problema nga lang, yung facilities. Mm. Para may process natin into choice cuts, mm-hmm. na may bibigay natin ang pangangailangan ng mga meat processors at yung pangangailangan para tayo makapag-export. Oo. So, yun na lang triple A with cold storage na ito na may budget na naman. So, ako, ang tingin ko, magkaroon ng kooperatiba ang malalaking magbababoy, maliliit at malalaki, yung maliliit isa kooperatibang samahan, at yung lahat ng mga nagpuproduce ng baboy sa Calabarzon, pare, mm-hmm. Cavite, Laguna, Quezon, Batangas, ayan, Calabarzon. Mm-hmm. Ay, Calamba, oh. Nagkaroon ba ng samahan ng kooperatiba yung lahat na nagpuproduce ng baboy? At dito na ipagkatiwala ni Secretary Alcala. Mm-hmm. Ha? Itong pondo na ito, sila na ang magkaroon sila ng equity, bumili ng lote, mm-hmm. ha? At doon itayo yung sinasabi. At sila na rin ang magpapatakbo. Yun ang sinasabi ng IMF. Partner, yun ang tama. Oh. Kung ano yung ginawa, pare, sa sektor ng mag-iitlog, oh. Na nagkaroon ng kooperatiba na kung tawagin ni Batangas Egg Producers Cooperative, okay. Na siyang pinagkatiwalaan ng pondo, ganoon na rin ang gawin. Kasi mabilis na naipatutupad. Ganoon na rin ang gawin sa sektor na magbababoy pa. Eh, para mangyari yan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng FYI for your information. Ako po si OWA Administrator Carmelita Dimson na malugod na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa lahat po ng ating mga nanonood na OFW, mabuhay po tayong lahat. FYI